Ganito, magmakaawa si Robin kapag gusto na niyang magpabuhat. O, diba? Ang cute-cute talaga niya. Habang si Thunder naman nagulat dito sa statue ng zebra, tapos natakot na nga siya dito sa giraffe. Ay, grabe naman talaga. Ngayong umaga nga, pinalabas ni Bother itong si Robin at si Thunder kasi sila naman ang isasama natin sa resort ngayon. Nag-extend kasi kami ng pagsistay sa resort at ibig sabihin may time pa nga si Mother para magdala pa ng ibang pack members doon. At ang napili nga niyang gayon dalhin ay itong si Thunder at si Robin dahil subok naman na natin si Thunder na hindi masyado matatakotin at mabait rin nga sa ibang tao. Pero si Robin, first time talaga nating dadalhin sa labas at ngayon makikita natin kung ano reaction niya sa outside world. Nung time ito, si Kuya nga pala nagpapakain ng mga puppies dito sa labas kaya naman talagang hindi rin magkaintindihan itong dalawa pagsilip kasi tinitignan nga nila itong mga puppies na pinakakain. Nung ilalabas na nga, tingnan nyo talaga excited na itong si Thunder at nakasilip pa sa gate. Yun naman na rin sila pinatakbo dito sa labas at idiniretso na rin nga sila dito kay McQueen para maisakay na nga. Nahirapan pa nga sila pagsasakay dito kay Thunder kasi sobrang likot talaga. Alam nyo naman to, malaki tikiti minsan. Tingnan nyo nga kahit na nakasakay na siya kay McQueen, parang gusto pa nga niyang bumaba at may gusto siyang puntahan. Tapos tingnan nyo, may pag-akit pa talaga siya. O diba, sobrang likot talaga. Ngayon rin nga pala, dalawang kuyas ang kasama nila dito sa likod since hindi talaga kaya ng isa sa sobrang likot ni Thunder. Pagdating naman dito sa resort, ibinaba na rin nga silang dalawa at ito si Thunder sa sobrang excited, bumaba na talaga ng kanya. Ito naman si Robin, may pagkahinhin nga kaya ito tinulungan pa nga siya ng kanyang kuya para makababa. After noon, kinuha na rin nga ni Mother itong si Thunder tapos dumiretso na rin nga siyang lalakad pa loob. Since nag-extend na rin nga pala kami, pinalipat kami na room kaso yung room namin ay malapit nga dito sa may pool. Kaya naman habang papuntahan, mukhang natakot nga itong si Robin sa tunog ng mga kaganapan sa pool kaya ito halos hindi na siya lumakad. Feel ko nga na-overwhelm itong si Robin sa mga nakikita niya sa sobrang lawak ng lugar at pati sa mga sounds na naririnig niya. Anyways, pagdating nga dito, dumiretso muna sila sa room namin para magtingin-tingin at mag-chill-chill kahit papano. Nung pupunta naman na sila sa beach, hindi na naman nga lumakad itong si Robin kasi parang natakot nga siya kaya binuhat na nga muna siya ng kanyang kuya pababa. Habang kanyang mama Thunder chill na chill lang at lakad ng lakad at mukhang enjoy pa nga yung mga nakikita niya. Pero siyempre, hindi naman pwedeng buhat lang itong si Robin kaya binaba na rin nga siya ng kanyang kuya Jomar kahit medyo nahihirapan nga siya. Okay pa naman si Robin nung una kasi talagang sumusunod-sunod nga lang siya sa kanyang mama Thunder. Buti na lang rin nga talaga si Thunder ang kasama kasi kahit papano may nagiging role model itong si Robin. Kaso dahil nga maraming tao dun sa may beach talaga nagpabuhat na naman nga siya. Kaya naman talagang for the buhat siya ng kanyang kuya hanggang makarating dito sa may beach tapos pinalakad na rin nga ulit siya. In fairness naman sa kanya, lumakad siya after nga makalampas dun sa maraming tao. At kahit papano nga na-enjoy naman niya yung sand na lumalapat sa kanya mga paws at tingnan niyo mukhang enjoy na enjoy rin naman pati si Mama Thunder. Tingin-tingin din nga sila sa paligid at mukhang nagtataka kung anong klaseng lugar ba daw itong napuntahan nila. Hindi na rin nga pala tayo nakapagbangka nung time na to dahil nga limited lang yung oras natin unlike before. Kaya nga hindi ma-experience itong dalawang pagbabangka pero okay lang yan kasi saktong si Robin din naman sobrang matatakotin at baka nga maya-maya kapag pinagbangka natin siya baka tumalun pa siya. Maya-maya nung matakot na naman siya, nagmakaawa na naman nga siya sa kuya niya para buhatin siya at nakakapit pa sa paan ng kuya niya. Napatawa naman talaga si Kuya Jomar kasi grabe naman itong si Robin, nagmamakaawa pa mabuhat lang. At dahil nga medyo pagod na rin itong si Kuya Jomar pagbubuhat at medyo nabibwisit na rin talaga sa kalokohan itong si Robin, ito't bumalik na rin nga sila at nagderecho na ng paglalakad pa uwi sa room namin. Tama lang rin naman kasi itong si Robin mukhang talaga natatakot na at na-overwhelm na sa outside world kaya naman kailangan makapagpahinga na rin siya. Kasi baka maya-maya pa mas stress nga siya dahil sa patakot-takot niyang effect na ganito. Binuhat na lang rin nga muna siya ni Kuya Jomar hanggang sa makalampas ulit sa maraming tao tapos saka ibinaba ulit nung wala na masyadong tao. For the tingin pa rin talaga sa paligid itong si Robin at naghahanap kung may tao kasi magpapabuhat talaga siya ulit kapag meron. Mukhang nabiti naman itong si Thunder paggagala kasi mukhang hype na hype pa rin siya habang si Robin naman takot na. Grabe nga itong si Thunder talagang hindi pa magkaintindihan dito sa may ilalim ng sasakyan. Yun pala ay may doggy nakahiga sa ilalim. Kaya naman pala talagang gustong gusto niyang lapitan at hindi siya magkaintindihan pag hila papunta doon. Buti na lang at hindi natin nailapit kasi hindi nang talaga kami aware na meron ngang doggy doon nung unang hila niya papunta doon. Anyways, buti naman din nung time na to ay chill na rin si Robin at lumalakad-lakad na rin nga siya at sumasambay sa kanyang Mama Thunder. Dito na lang rin nga pala sila dumaan sa kabila, bale hindi ka rin nila ito nadaanan kanina. Kaya naman itong si Thunder talagang tingin-tingin sa paligid since bago pa nga itong daan na to sa kanya. Meron rin nga pala ditong zebra na tingnan niyo talagang mukhang natakot at nagulat pa si Thunder hanggang sa maya-maya natakot din siya dito sa giraffe. Hindi nga siya agad basta-basta makalapit kasi takot nga siya. O diba, sobrang laki naman daw kasi sino ba naman hindi matatakot ganito kahaba yung leeg.
Kaya naman itong si Thunder talagang hindi agad nakaibo hanggang hindi siya tinulak ng kanyang kuya. At kahit nga nakalampas na siya talagang tingin, tingin pa nga siya dun sa giraffe at inamoy-amoy pa nga niya talagang tingin ni Ngalapa. Siguro nga kasi akala niya totoo itong giraffe na to kaya natakot siya nung una, pero nung tiga niya't hindi gumagalaw at nalapitan na rin naman niya. Si Robin naman talagang nabuhat na naman yung kanyang kuya habang si Thunder naman ay pinatigil pa ng mga bata para magpa-picture. Siyempre, hindi naman yung tinanggihan ni Thunder kasi siyempre gusto rin naman niya yung ganitong pa-picture-picture at nakakatuwa rin talagang ma-meet yung mga viewers natin. Kaya naman na yan talagang for the picture sila kay Thunder, o diba talagang celebrity ang itsura ni Thunder for today. After naman ang picturean nila, ayan si Thunder tininan pa rin niya itong si dinosaur pero mukhang hindi naman na siya natakot dyan. Pagdating naman ni Thunder dito sa aming room, itong si Robin umiinom na nga ng tubig ay talagang mukhang kinabahan sa mga ganap sa labas. Nung pauwi naman na, kasama na nga kami, akala ni Kuya Jomar ay maglalakad na ng kanya si Robin pero tingnan nyo talagang hindi pa nakakababa ng hagdan, nagpapabuhat na naman. O diba talagang baby na baby itong si Robin niyan at palagi siyang buhat-buhat ng kanyang kuya at no choice naman ang kuya niya dahil kawawa rin naman si Robin kung hindi niya nga bubuhatin. Grabe naman talaga itong si Robin.